Magandang hapon, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang hapon kasama ng Buni. Maraming salamat, Kajun. At magandang hapon pong muli, mga kaibigan natin dyan sa labas ng himpilan ng ating DWAY. At medyo maginaw dito. Oo. At nakakainggit. Oo, itong ating mga ibang mga kasamahan natin dyan sa may labas ng ating himpilan, nakakainggit kasi sila'y gala ng gala. Uh-huh. Sana naman stay home sila. At wag po kayong gala ng gala dahil wow na lang masasabi ninyo pagka po kayo ay tinamaan ng sakit na ito na virus. Oo, kasi wala pa po itong antidote. Actually, sabi nila, meron na daw kasamang buni. Hopefully, meron na nga. Mm-hmm. Pero not unless na totoong meron na, I don't know. Mahirap na. Sama-sama ho tayo, mga kababayan, sa loob ng isang oras para ho sa talakayan sa programang pag-usapan natin. Jude Briones, kasama ko po si Buni Dakayanan. Oo. At dumatawag na si Mayor ng Dumaguete City. Okay na daw siya. Oo. Pwede bang unahin na natin tapos extend na lang natin ng konti? Ah, sige, maganda para yes, malaman din natin kung anong nangyayari. Anong nangyayari doon sa Visayas? Oh yes, that is Negros Oriental. That is Dumaguete City. Tama. Si Mayor Remolio. Oo. Oo. Si Mayor Honorable Mayor Felipe Antonio Remolio ng Dumaguete City. Oo. Ang sabi nga ni Miss Ma'am Madonna, okay na daw. Tawagan na natin dahil marami din siyang gustong iulat. Mm-mm. At ipaabot sa kanilang siguro mga kababayan doon sa Negros. At malalaman din natin 'yan kasamang buli kung kumusta yung kung pinoproblema ng mga ibang mayor. Yung SAP na yan, yung staff na yan, alalaman din natin kung ano sa Dumaguete City din ba ay pinoproblema din ni Mayor. Oo. Okay, nasa linya na po si Mayor Felipe Antonio. Magandang hapon po, Mayor. Sa inyo dyan sa Central Luzon. Yes po, tayo po ay... Apo, tayo po ay napapakinggan sa DWAY Sunshine Radio at naka-live stream po tayo. Buong mundo po tayong napapanood sa official Facebook page ng DWAY Sunshine Radio, Mayor. Ako po si Bonnie Dakayanan at ang aking katoto, si Jude Briones. Okay, Bonnie and Jude. Okay. Opo. Mayor, kukumustahin lang po namin anong kalagayan ngayon ng Dumaguete City in particular. Dito sa laban natin. Sa awan ng Diyos, no? Apo, apo. Alam niyo ba na naalala ninyo na yung sometime January this year, apo, kami yung unang dinayo ng isang dalawang COVID sa COVID carriers galing sa Wuhan. Okay. Wow. Wuhan, China, Mayor. Magnobio. Opo, opo. First registered death niyan sa RITM kasi yung turista ito. Dalawang turista namatay yung lalaki doon na sa RITM pagkatapos siyang bumisita sa Dumaguete. And then yung babae nabuhay na bumalik na sa Wuhan, China. Despite the fact na kaming unang dinayo ng Wuhan COVID carrier. Opo. Pagkatapos yan, wala, sa awa ng Diyos, hindi, despite the fact na 7 days sila sa Dumaguete o sa Negros din, kasi bumisita ng ibang resort nito. Apa. Walang local transmission, hindi nakapag-transmit o yes, naghawa yung virus. Opo, opo. Ni isa sa amin dito, hindi nahawa. Opo. Okay? Bumalik na lang yung kuan. So, COVID-free kami sa Dumaguete, sa awa ng Diyos. Yes. Simulan. Oo. So, okay. Mayor, so,
Kumusta po yung mga pagbibigay ho natin ng tulong sa ating mga kababayan na labis na naapektuhan dahil sa ECQ na to? Okay, may ECQ kami pero wala, bumalik na kami sa GCQ. Apo. Okay. Yung pag-distribute, yung sa national, yung tinatawag ng SAP, Social Amelioration Program, yung gobyerno. Apo. Tapos na yung distribution namin. Very smooth at walang gulo. Wow! Eh, maganda lahat yun. Ng, dahil lahat ng barangay, yung kwalipikado na beneficiaries, sinundo namin ng mga bus. Mm-hmm. So, kung qualified ka, may by number ka na doon sa barangay, kinukuha ka ng bus. Centralized dito sa City Hall ang distribution. Yes. Mayor, ilan? Apo, Mayor. No. Ilan po lahat yung naging beneficiaryo ng SAP dyan ho sa bayan ninyo? Yung mga sa amin, ang nabigyan na namin, kasi tapos na kami, apo? Mga 23,000. Apo? 23,000 okay. People. Uh-huh. And then, sumobra nga yung allotment kasi we had the application forms of about 29,600. Mm-hmm. Stick ko masyado yung ano namin dito, yung DSWD. Yes. Hindi naman ang pinapakialaman ng civil ng local government. Apo. So sila, dahil ang daming mga restrictions, dapat nga wala eh. Apo. Dapat na tinanggal yung mga restrictions kasi especially pag mahirap talaga. Apo. Pati yung mga pensioner, 2,000 isang buwan. Mm-hmm. Mahirap din yun. Kaya hindi angkop yung kuwan. No? Hindi dapat na disqualify sila. Mm-hmm. Tama po, okay. Mayor. Opo. Opo. Mga ilang pong barangay kayo, Mayor? 30 barangays. 30 barangays. 30 lang, oh. Yes po. 30. 30 barangays. So. 30. Opo. Tsaka malalaking barangays po. Opo, opo. So kami naman, natapos lang namin. But meron atang extension na binigay ang DILG. Meron po. Day. Yes. So kami ngayon, pinapareview ko. Mm-mm. Sa mga kuwan. Sa mga DSWD, mga barangay official. Apo, Mayor. Kung baka mayroon nakaligtaan na hindi nabigyan. Oo naman. So ngayon, nag-overtime kami. Mm-hmm. Oo. Alright. Pero meron din kaming local version nun eh. Ibig sabihin, Mayor, maliban sa binibigay na SAP, meron din kayong binibigay na ayuda na financial sa mga kababayan ninyo? Sa kwan, ito lang yung mga tricycle drivers, apa? Mga masahista, mga sidewalk vendors, apa? Na pinahinto namin sa magtrabaho. Apa? Kasi yes. Hindi nila makontrol yung social distancing. Mm-hmm. Oo, lalo at pinahinto namin sila. Kung mahista-hista ka eh, hindi pwedeng walang contact. Yeah, binigyan namin ng 2,500 naman plus libreng mga bigas na 10 kilo na bigas. Opo. No? Yung palang hindi qualified na mabigyan ng 6,000. Opo. Binibigyan namin ng bigas na okay. half a kaban sack, po. Mm-hmm. Or 25 kilos. Opo. Binibigyan namin. Kaya nga sa ang appeal namin sa mga League of Cities na kung may pangalawang tranche, dapat ibigay yun sa ibang set of people. Opo. Iba naman ang mabigyan. Opo naman. Tama nga na po naman yun, Mayor. Oo. Saka hindi stricto. Masyadong stricto ang ano. Sobrang stricto yung guidelines. Parang ang dami katatandaan. Masyado pong sinunod. Okay lang susunod eh. Pero dapat... So, masunuring masyado yung DSWD ninyo dyan sa regional office, ano? Yes, oh. Oh. Actually, Mayor,
yung sinabi ho ninyong very smooth at naging maayos yung pagdidistribute ng sapyan sa inyong lugar, sa mga ibang bayan ho, ibang syudad, talaga ho nga nagdudulot ng kalituhan, kaguluhan sa mga tao dahil nga karamihan ay halos hindi pa nakalahati yung kanilang bayan, yung mga kwalifikadong benepisyaryo doon po sa SAP. Pero sa inyong lungsod, aba ho, napakaganda hong pangyayari yan, Mio. Yes, maganda yung kanilang pamamahagi nung kanilang SAP na binigyan ng numero kaagad. Yes, at the same number, time, sinusundo upang nasa ganun. Yes, upang nasa ganun magkaroon talaga ng social distancing. Saka nakaupo 2 meters apart yung nakaupo sila. Opo, Mayor. Saka kung pinayagan namin i-distribute by barangay, mukhang magkaagulo. Yes. Dapat centralized. Kasi nga, hindi naman bibigyan lahat eh. Mayor. Yes. Para naman na mapakinggan, malaman ng ibang mga kasamahan ninyong mayor sa iba't ibang bayan, iba't ibang lungsod ng ating bansa, ano ho ba yung naging sikreto ninyo kung bakit napanatili ninyong maayos yung pamimigay pag-distribute ng SAP? Well, unang-una, we follow the guidelines, no? At the same time, in-anticipate ko na kung isa bayan lahat, isang araw, dalawang araw lang, dadagsain yung mga supermarket namin, public market ng tao. Opo. Tama dapat po. Dapat sa isang araw, at the most, 2,000 lang ang mabigyan para makontrol mo yung tao dun sa malls. Opo. O sa mga supermarket. Yung iba, pati public market. Mm-hmm. No? So, ano kasi namin, napansin namin na yung ibang city sa Pilipinas, dinagsaan ng mga sa ang public market nila. Tama po. Pag-distribute, na mention ko yung Cebu and Davao. Opo. Nung nag-distribute, dinagsa yung public market ng sobrang daming tao. Wala na hong, hindi na hong nasunod yung social distancing. Oo, hindi na masusunod yun. So learning from that experience, mm-hmm. Sabi ko, hindi lalampas ang 2,000 isang araw. Mahala na ilang araw tayo. Maski wala pang i-explain ko na lang sa DSWD hindi mo dadamihan bawat araw para makontrol mo yung sino yung mga pupunta sa mga mall. Oo naman. Opo. Tama nga naman yun. Opo. Yeah. So yun. I was naka-mask lahat yan. Opo. Sa mga isang bus. Opo. May barangay. So, in-assure namin na una, na pag nasa listahan ka na, hindi ka na mawawala doon. Kaya relax lang sila, maski hindi sila mabigyan ngayong araw, mga let's say 5 days from now, hindi sila mawawala ng pera. Maghintay lang sila dahil pag maghulo sila, baka hindi na sila bibigyan ng pangalawang chance. Opo. Yeah. Maganda po yun. Magandang moves. Yeah. Upan so, sa ganun na makalayo sa anumang infectious disease. Meron kasi kaming tents din na parang hindi sila mainitan. Apo? So doon, lahat lang ano sila. Maganda yung distribution. Saka ano pala, yes, Mayor. Minobilize ko yung mga SKs, yung mga sangguniang kabataan, Apo? Ng volunteer. Ano po yung naging party nila? Sila ang sumundo doon mga kawan. Sumabay sila sa bus, binigyan nila ng numbers, sila nag-ano ng mga rules. Apo. Sila nag-review ng mga IDs o yung mga credentials na hindi naman bibigyan yan pag wala silang ID, yung freshman signature. Bago umakyat sa bus, okay na. Nako, nawala po sa linya si Mayor. Siguro medyo balikan natin. Mahina yung signal niya at susubukan ho nating babalikan si Mayor. Di ho natin alam kung mahina yung signal o baka nalubat yung ginagamit niyang cellphone o baka naman yung sa amin ang nalubat. O kaya yung naubusan ng load. So susubukan ho nating tawagan ulit dahil nga napakaganda ho yung nangyaring kaganapan diyan ho sa lungsod ng Dumaguete. So nasa linya na po ulit si Mayor. Magandang hapon po ulit, Mayor. Hapon. Opo.
So Mayor, balikan po natin yung pina, yung naputol, Mayor. Ano? Yeah. Yung naputol na sinasabi po ninyo tungkol sa mga SK. Yeah, yung mga SK, sila ang nag-volunteer na mag-review ng mga credentials, yung mga ID bago sila umakyat, yung mga bago umakyat sa bus. Alam na ng kinek na ng SK. Apo. Anong mga kompleto na bang papers nila. Mm-mm. So, pagdating na nila doon sa City Hall, upo na lang sila doon. Sige, diretso na. Saka, yung number nila sa na binigay doon sa barangay, yun na rin yung sequence nila doon sa City Hall. Nila dito sa treasurer's office. Apo. So, number one ka dito, nabinigyan ka ng number one sa bus, sigurado kang number one ka doon sa listahan ng payroll. Apo. So, ibig alam na, diretso na yung number one will coincide with number one, number two, three, four. So, orderly yung pag-anon. Mayor, ibig pong sabihin, bago pa sila makarating dyan sa City Hall, tinitiyak na ng mga sangguni ang kabataan na bago sila makapasok dyan sa bus na sumunta sa kanila ay kwalipikado ho talaga sila. Okay na sila. Yes. Maganda kasi tinutulungan nila. Mayor, kasi katulad doon ng iba, Mayor, maghapong nakapila doon sa distribution, pero nung pagdating sa kanya, hindi pala siya qualified. Hindi. Pagdating nila, pag upo na sa bus, alam na niya. Na qualified kasi, talaga siya. Bago pa lang sa barangay, may number na siya. Opo. Binigyan siya ng number, qualified. Hindi lang siya maghihintay. Mga 30 minutes na siya mag-upo doon, may binigyan na siya kasi may susunod na naman na batch. Mga 30 to 40 ang isang bus. Susunduin sila. Pag 30 minutes lang sila, up to 1 hour. And then... Mayor, sa nangyaring sa distribution nyo ng SAP na napakaayos at wala ho kami ibang masabi kundi mapapasana all kami. Sana all. Yung nagawa ho ninyo ay magawa ho ng karamihan para magiging maayos, very systematic po ang inyo pong ginawa, Mayor. Dahil po dyan, bibigyan po namin kayo ng isang palakpak po. Thank you. Pero Mayor, alam nyo ho, ay dinocument namin ito. Para maganda po yun, para pamarisa naman. Yes. At the same time, Mayor, doon po sa nangyaring yan, ano po yung nakikita natin o naranasan nating problema? Problema doon sa pag-ikot nung naturang laban natin tungkol dito sa virus na ito. Meron ho bang mga na-encounter ang city government? Yes. Let's say, for example, initially, may nagre-reklamo dahil meron kami yung sinatawag na mga queue passes, no? Quarantine pass. Apa. Sa akin naman dito, nung first week, unang semana, yung isang pamilya, isang household, isa lang ang pwedeng lumabas na dalawa sa isang semana. Twice lang, a week lang siya alabas para bumili ng mga essential. Tsaka ang ginawa ko, in-encourage ko yung mga paninda sa palengke na magbenta sa barangay na sila. Lumabas na sila. Apa. Doon na sila sa barangay magbenta para hindi na lalabas, hindi na pupunta sa poblasyon yung mga residents sa barangay. Apo, Mayor. So, yun. Nagreklamo ng sa social media, bakit na hindi sila makalabas. Pero stricto kami sa checkpoints. Pag wala kang mask, wala kang mask, wala, pero in-require pa rin namin yung bisensya at yung pati yung mga identification para mahirapan sila pumasok. Apo. Yun, pero after 2 weeks, mas gusto na nila yun kasi walang traffic. Apo. So nabanggit niyo, Mayor, na kayo po ay nasa ilalim na ng GCQ. Kumusta naman po? Full operation na ho ba yung ating mga malls dyan, yung mga business establishment, mga pampublikong pampasada? Hindi pa full. Yung partial lang. Apo. Medyo tumadami ng nagdinegosyo. Apo. At niluwag-luwagan na namin instead of 2 days a week. Mm-hmm. 4 days a week na ngayon ang lalabas ng mga tao.
So mga pampublikong pampasada, Mayor, ano po yung allowed na dyan sa Dumaguete City? Yes. Paano po yung pamamasada nila? Mga buses, kalahati lang. Opo. Let's say kung may ang series, mayroong 1,000 buses. Opo. Or let's say for example, 500. Kalahati lang ang pwede yung pumasada. Opo. Saka yung tricycle, meron kami odd-even scheme. Kalahati kagad. Opo. Yes. So yung pagtaas po ng pamasahe, Mayor? Walang kwan, walang... pagtaas. Pamasahe. Walang pagtaas. Pareho lang po ang yes. Sinisingil nilang pasahe. Oo. Wala. Kailan lang po kami nang galing dyan, Mayor, eh? Noong lang February. Oo. Talaga? Opo. Bago mag-lockdown, Mayor. February po. Na-lockdown sana kayo dito. Para... dyan lang po kami sa may Betel. Naranasan sana namin dyan, Mayor. Oo. Babalik sana kami nung Marso. Bago magkatapusan, biglang-bigla nag-lockdown na nung 19. Suswerte kayo. Opo. Mas sinuwerte kayo kung nandito kayo dahil lalong fresh air pa kami, lalong may fresh air dito. Opo, tama so, po kayo. Ibig sabihin, Mayor, kahit dayo lang na hindi taga dyan na naabutan ng lockdown, naabutan ng ayuda ng city government ng Dumaguete. Sana. Pero, yun nga po ang balak namin kasi nagandahan po kami sa lugar ninyo, sa Dumaguete. Oo. At sabi nga namin, babalik kami dito. Ganoon. No, babalik kayo. Opo. Oo, nag-attend kami kasi ng isang meeting ng mga NGOs. Oo. Diyan sa Dumaguete City. And that was February. Tapos nga, ang ganda ng lugar ninyo. Sabi kong ganoon kay Miss Baby. Oo. Miss so, Baby Jambora. Dito kayo, nakapag-pasyal kayo sa Boulevard. Opo. Opo. Oo. Kaya talaga, lang 3 days lang kami. Bitin na bitin pala ang 3 days, ano? Bitin talaga. Opo. Hindi pa nyo na nakilala yung mga young lady councilors namin na makaganda. Kaya nga po eh. Sa sa pagtapos po ng lockdown, kami ay bibisita sigurado dyan sa Dumaguete City. Yes, Mayor. Opo. Huwag lang kayo magdala ng COVID virus. Sigurado, Mayor. Oo. Dahil ayaw din naming tamaan ng sakit na yan. Oo. Mayor, meron ba tayong mga bagay-bagay na gustong ibahagi sa ating mga kababayan? Especially, yes, kahit na yung hindi taga Dumaguete City? Yeah. Dyan sa nangyaring problema yan? Ibahagi natin na unang-una. Apo. Alam natin na wala pang vaccine ito. Apo. Unang-una, wag na tayong lumabas sa bahay. Apo. Okay? Well, stay at home with your family, enjoy Apo. Your family bonding and all. Pag kailangan lumabas ka, don't forget your face mask. Magbaon ka ng hand sanitizer. Apo. Pag may mga crowd, iwasan mo yung maraming tao. Huwag mo nang lalapit. Para safe ka sa COVID. Kasi pag lumabas ka, madapuan ka ng virus. Opo. Madala mo yan sa pamilya mo, sa bahay mo. Kawawa ang family. Kawawa. So huwag ka na lang lumabas. Yes. So hanggang kaway-kaway lang muna, Mayor. Huwag ka na lumabas. Tayo mga nasa public office. Opo. Kami, nagtatrabaho kami. Opo. 24 hours sa City Hall. Pero... Kain lang kami dahil mga consulars namin, mahilig sa kain eh. Naririnig nga namin, kumakain kayo, Mayor. Oo nga ngayon, tama. Opo. Pero Mayor, meron ba kayong problema na kinakaharap with regards dun sa mga kababayan ninyo na gustong umuwi dyan sa may Dumaguete City? Yes, I'm really sorry for them kasi nangisan. Opo. Yung ibang namataya ng relative. Opo. So gustong umuwi. Pero merong protocol kasi yes. Na dapat sundin. Na ano ka doon na COVID test ka sa Opo. Pinanggalingan mo. Lahat-lahat. Pagdating mo dito, dapat iku-quarantine ka pa rin. Hindi ka didiretso, hindi ka pwedeng dumiretso sa bahay mo. Opo. Naka-quarantine ka. So Opo. Better not go. Opo. Better not come here. Opo. Oh, sayang na lang. Marami talagang ganun. Maraming namatay na
hindi nakapag-reunite sa kwan. Opo. Sa pamilya nila. Eh, paano yung na-lockdown tapos gusto nang umuwi? Yeah, kwan muna. Merong protocol dyan. Pwede sila, basta mag-agree sila na i-quarantine muna sila. Bago sila umuwi sa bahay. Bago pumunta sa bahay. Oh. Meron kaming quarantine centers. Opo. So, yun ang gusto ko malaman. Hotels, yung quarantine centers ninyo. Opo. Hotel sila dito. Para okay. Silang pag-vacation. Oh. Opo. Bago sila. 14 days lang naman yan. Opo. Opo. Then ma-test sila ulit. Pag ma-test sila, pag clear, pwede lang bumalik sa bahay. Okay, Mayor. So, Mayor, baka meron pa po kayong mga panawagan at karagdagang mensahe para po sa inyong mga kababayan. So, pwede rin po sa national ito, government. Huwag lang tayong mag-panic. No? Opo. And let's pray that matapos na ito. So, sa mga kababayan ko, obey your public officials. Yes. Stay home. Oo. Obey. Importante wala, yun. Wala tayong time mag-discussion ngayon. Dapat opo. Magsabing face mask. Opo. Hindi dahil na ginawang executive order yan, hindi makabuti sa atin lahat. Opo. So, self-discipline na tayo. Huwag natin bigyan ng problema yung public officials natin kasi marami silang iniisip yes, ngayon. No, let's do our share. Huwag tayong lumabas. Mag-iwasan mo yung mga crowd. Opo. Okay nyo. Oh. So, yun. And sa national government naman, pwede natin tumutulong naman tayo. Yung paki-relax naman yung ano, yung nawala po ulit si Mayor Antonio. So subukan ho nating balikan ulit ng tawag dahil nawala po ulit siya sa linya at pagkatapos ho ng kanyang panawagan ng kanyang mensahe ay magpapasalamat po tayo sa kanya dahil sa kabila ng kanyang pagiging busy ay hindi niya ipinagkait yung kanyang panahon, yung kanyang oras para makapanayam po natin dito ho sa ating programang pag-usapan natin. Nasa linya na po ulit si Mayor Felipe Antonio Remolio. Sige po, Mayor. Opo. Okay. Yung sa balik probinsya program no, no, ni Presidente, bago yan. Opo. Gusto din namin palawagin yan dito. Pero mag-succeed lang yan kung bigyan yung mga probinsya ng fair share ng kwan, yung mga infrastructure. Tama. Tama sa Subic, tama sa Clark, di ba? Oo, tama. Pag infrastructure na dito, susunod yung mga negosyo. Yes. Pag sumunod yung mga negosyo, susunod yung tao, babalik na sa probinsya. At the same time. You know, the reason why mahirapan ang Manila sa yung mga highly urbanized city na maayos itong COVID, dumadami pa yung cases dahil overcrowded na kayo dyan sa Manila. Sobra. Tama po. Overcrowded. Mm-mm. Mahirap talaga maski ano pang gagawin nyo. Kaya ang Manila was only good for 8 million people. Mm-mm. Ngayon, ano na, 16 million na kayo dyan. Opo. Kaya more mahirap than double talaga. Siya, so, Mayor. The best way is balik probinsya. Pero maglagay muna ng infrastructure. Bago mangyari. So ibig diba, po sabihin mo yan. Si Bonnie and Jude. Apo. Kayo, dapat umuwi na rin kayo dito sa amin. Dapat meron kayong ano infrastructure. Magano kayo ng branch ng radio station nyo dito. Tama po diba? Kayo, Mayor. Oh. Darating tayo dyan, Mayor. Darating ho tayo dyan. Darating tayo bagay yan. Oh. Yeah. At yun nga, napakaganda ng sinabi ninyo. At tama-tama po yan na maiparating natin sa kinaukulan sa national government yung sinasabi ninyo na oo nga naman, pababalikan mo sa probinsya, anong gagawin nila sa probinsya? Apo. Walang trabaho. Yes. Diba? Walang infrastructure. So, kaya kahit anong gawin ng national government na pauwiin yung mga kababayan natin sa probinsya is ayaw nila dahil pagdating nila sa probinsya, walang trabaho. Pwede ba yung naalala ko. Sa Biblia, naalala mo si Moses sa Biblia na parang yung mga Israelites, sabi niya, sunod kayo sa akin, I will bring you to promised land. Hindi naman tayo Moses eh. Na promise lang yun. Eh, pati si Moses, hindi nakaabot sa promise lang. Dahil sa pagsuway niya eh. Pagpalang pumalik tayo sa probinsya, unang gamitin natin yung bill, Presidente, maganda yun. Yes. Unahin natin yun, tapos pag ma-institutionalize na yun,
Then ang mga negosyo susunod. Opo. Ang sunod sa negosyo, susunod yung tao. Susunod na lahat yun. Opo, susunod na lahat yun. Okay, Mayor. Hindi man kailangan na gagasto ang national government. Tama po. PPP lang. Ako mismo, may kami mismo, gumagawa kami ng PPP dito. Eh. Para nang maakit yung mga taong, yung mga kababayan namin na nasa Luzon, nasa abroad. Parang bumalik na sila. Matagal na ng advocacy din yan. At the same time, again, best. Ngayon pa lang, Mayor, naaakit na kami. Oo nga, gusto ko yun eh. Kaya ginagawa namin lahat dito ng kakaya namin. Apa. Para maakit namin, bumalik. Oo naman. Infrastructure. Opo. Yung mga kwan, yung reclamation para magkano ng industrial zone. Opo. Ayun, ginagawa namin yan ngayon. In partnership with private firms. Opo. Hindi gobyerno. Opo, hindi magagawa ng gobyerno kasi kulang talaga ang pondo. Oo. Para hindi na sa ganun man. Dapat private yung maraming private. Opo, na gustong mag-invest. Oo, gustong mag-invest. Sa ngayon, Mayor. Oo, gustong mag-invest. Sa ngayon po, ano po yung pangunahing pangkabuhayan ng mga kababayan natin dyan sa Dumaguete City? Hindi, may tourism kami dito. Malakas ang turismo. May farming, may pangangalakal, may negosyo. Marami na dito. Mga hardware store, construction business. Opo. Skwelahan, marami kami. Opo, nakita ko po yung mga yan. Mercedes. Opo. Diba? So, if in case, Mayor, na may mga kababayan kayong taga Dumaguete City na nasa Miga, Manila, at gusto nilang sumunod doon sa panawagan ng ating national government na balik probinsya, may maasahan kaya silang trabaho diyan sa inyong lugar, Mayor? Yes, maybe in the next 3 years kasi maano namin yung matapos na namin yung programa with the foreign investors. Magtayo sila ng mga dito, mga factories, mga hotels. Apo. Ang dami ng hotels na namin dito. Apo, ang dami nga po. May marami kaming call centers po na. Mga bata. Yes, yes. Call centers. Iba pang mga trabaho na ibibigay namin. Apo. So, okay. Mayor, maraming salamat po sa oras ninyo. At napakaganda po. At napakalaman ng ating mga pinag-usapan ngayong hapong ito. At sana po muli maimbitahan po namin kayo on the air. Sige po, anytime. Yes po. Opo. Maraming maski alauna ng madaling araw. Opo. maraming salamat po muli, Mayor. Opo. Felipe Antonio Remolio ng Dumaguete City. Opo. At sa lahat po ng mga kasama ninyo dyan sa inyong liderato, Mayor. Nandito si Councilor Erame, si Councilor Bernice Elmaco. Sabi ko na katabi ng Mayor. Opo. Maraming salamat po. Dito sa Dumaguete. Yes po. Okay. Hanggang sa muli po. Mayor, yung aming pangungumusta sa kanila. Opo. At magkikita-kita po tayo pagkatapos ng lockdown. Apo. Yes, okay. Mabuhay po kayo, Mayor. Magandang hapon dyan sa Dumaguete City, Negros Oriental. Of course, sa liderato ng kanilang napakasipag na Mayor Felipe Antonio Remolio. Yan ang mga Mayor na binibigyan ng masigabong palakpakan. Okay po, mga kababayan, napakinggan ho natin yung tinig ni Mayor Felipe Antonio Remolio ng Dumaguete City. Oo. Kaganda ho at napakaayos nung pag-uulat niya. Pamumuno, lalong-lalo na so doon sa distribution ng at saka yung kanyang dream. Yes. Sa kanyang bayan, sa kanyang tama. Oo. Kasi ang sinasabi nga niya naman, tama si Mayor. Tama. Biruin mo kapatid. Bakit mo pa uuwiin ng bigla-biglaan yung mga tao? Wala naman silang trabaho. Pagdating nila, nga? Oh. Pwede ba yung ganoon? Tapos aasa din sa gobyerno. Yes. Walang maibibigay ang gobyerno. Tama. Siguro, ihanda muna itong mga bagay-bagay upang nang sa ganoon, pag-uwi nila, meron silang hanap buhay. Ayan. So, napakaganda ho yung pangarap po ni Mayor Remolio sa kanyang mga kababayan. Yes. Kasamang buni,
Magbabalik muna tayo pagkatapos ng mga ilang paalaala. Okay.